Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Patuloy po natin ipagdiwang ang tagumpay ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesus. Ating pong basahin ang salita ng Diyos sa Mateo 28 verses 1 to 10. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Manginig sa takot ang mga bantay at ang bulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay, tulad ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ibalita na si Jesus ay buhay. Ang mga alagad na babae ni Jesus na sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay nagtungo sa libingan ni Jesus upang ipagpatuloy ang mga paglalagay ng pabango sa bangkay ni Jesus. Naroon sa puso nila ang isang katotohanan na patay ang kanilang Panginoon. Pumupunta sila doon para isagawa ang mga gawain na patungkol sa isang taong namatay. Nung sila ay dumating doon, ay naganap ang isang paglindol at doon sa paglindol na yon ay bumukas ang malaking bato na nakatakip doon sa libingan. Merong isang anghel na nakita na nakasisilaw na puti at ang mga bantay ay natakot. Ang anghel na ito ang nagbalita sa kanila na ang hinahanap nila na namatay at ipinako sa krus at namatay ay wala na roon sapagkat siya ay muling nabuhay ayon sa pagkakasabi ng Panginoon sa kanila noong siya ay nabubuhay pa. Tiningnan ito ng mga ng nina Maria, ngunit wala na nga po doon. At ang sabi ng anghel, ibalita ito, sabihin sa mga alagad at magkikita sila doon ng Panginoong Jesus doon sa Galilea. Sinabihan sila na humayo, lumakad na kayo, dali-dali, at pumunta na kayo doon, at sabihin ninyo na siya ay nabuhay na mag-uli. Ganun nga ang ginawa ng Nina Maria, at yung mga, habang sila ay papunta doon, ay nasa lubong nila ang Panginoong Jesus, at nakita nga nila, na ito'y nabuhay na mag-uli. Ito ay kanilang sinamba at ang utos din ng Panginoon ibalita sa mga kapatid na siya ay nabuhay na mag-uli. Merong yung isang side, hindi na natin ito binasa, yung mga sundalo ay nagbalita din na nawala ang bangkay at ang gusto nilang palabasin, yung bangkay ay ninakaw ng mga alagad at sinuhulan ang bantay na ito na iyon ang ipagsabi
na ang bangkay ay ninakaw ng mga alagad. Kaya nga po, may dalawang balita na pinagsasabi sa araw na ito, sa talatang ating binasa. Ngayon po ay, ano po ang isang bagay na dapat nating gawin ayon sa mga talatang ito? Isa lamang po, ibalita na si Jesus ay nabuhay na mag-uli. Pagsabi na ang Panginoon na namatay, pinako, inilibing at namatay, ay merong kadugtong pa. Siya ay nabuhay na muli. Ito ang balita na ninanais ng Diyos na ating ipagsabi. Si Maria ay inutusan, dalawang beses pa po ang pagkakasabi, ibalita mo ito. Ibig sabihin, kailangan niyang sabihin sa mga alagad. Ang sabi ng Panginoong Jesus ay, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot, ibalita ninyo ang katotohanan ito. Naroon ang katayuan ng mga alagad ng mga oras na yon na hindi nila maisip o ano ba yung pagkatakot na nararanasan nila sa kanilang puso. Pagkatakot na ang isang patay ay muling nabuhay o pagkatakot dahil yung maari silang hanapin na naman ng mga Romano at sa pangyayaring yon ay ang kanilang buhay ay mabingit. Ngunit, yung takot nila ay napalitan ng kagalakan dahil sa ang Panginoon ay muling nabuhay. Sa mga talatang ating sinabi, binasa dito, ay inuutosan sila ng Panginoon na humayo kayo, pumunta kayo doon sa mga kapatid at ibalita na sila ay muling nabuhay. Tayo ay nanampalataya kay Jesus. Nanampalataya tayo sa pagkamatay niya doon sa krus para sa ating kasalanan. Ngunit ngayon din naman ay dapat tayong manampalataya na siya ay nabuhay na mag-uli. Hindi tayo dapat tumigil sa isang katotohanan na si Jesus ay naghain, nagbagay ng kanyang buhay para sa atin. At iyan po ay tunay na katagumpayan sa atin yung siya ay nag-alay ng kanyang buhay. Yun ang dahilan kaya siya naparito upang tayo ay iligtas sa kasalanan. At matutupad lamang po ang lahat ng iyon doon sa krus ang Kalbaryo, doon sa kanyang muling pagkabuhay. Yun po yung tagumpay na ganap na tagumpay sa misyon ng Panginoong Jesus. Maalala natin na isa sa panalangin ng Panginoong Jesus na siya ay luwalhatiin ng Ama. At ang Ama naman ay maluwalhati sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ito po yung ganap na pagkakataon na pinakita ng Diyos Ama na ibalik muli ang glory na nasa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Sapagkat ang kaluwalhatian ng anak ay nagmumula sa Ama. Ngayon po sa ating buhay, ang iniuutos po sa atin ay ibalita ang mga katotohanan ito na tayo ay may buhay na Panginoon na tumitira sa ating puso, sinasamahan tayo sa araw-araw. At ito ay nais ng Diyos na ibalita natin. Kanino natin to ibabalita? Una, ibalita sa mga kapatid na ang pamumuhay ay nakakilala sa Panginoon pero hindi nagpapahayag ng katotohanan sa kanilang buhay na ang kanilang Diyos ay buhay na muli. Yung sa pamumuhay ay narinig namang nila ang mensahe na sila'y pinatawad, sila'y iniligtas, sila ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Ngunit hindi nila na-realize yung katotohanan na ang kanilang Panginoon ay buhay at sila ay inaasahan ng Diyos na ang kanilang buhay ay mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Yun po yung idea na ang Diyos ay buhay at nais niya na maghari sa ating puso. Nais niya na tayo ay makasama sa araw-araw. At ang ating ipamumuhay ay isang buhay na katotohanan na meron tayong kasamang Diyos na sa gitna ng ating mga
paglakad bilang mananampalataya, naroroon siya para tayo ay samahan at hindi niya tayo iniiwan. Pangalawa po na ibabalita natin, at kanino to ibabalita? Doon sa mga tao na ang nasa isip nila ay walang Diyos. Doon sa mga tao na nakaranas ng kabiguan sa buhay upang bigyan sila ng pag-asa. Doon sa mga tao na ang akala ang buhay ay hanggang dito na lamang sa mundo. Ngunit, merong katotohanan na merong pagkabuhay na mag-uli kung ikaw ay kukunin ng Panginoon. Ito ay dapat nating ibalita sa mga tao na ang pag-asa ay naglaho na. Ipakita sa kanila ang katotohanan na merong Diyos na buhay na handa silang tulungan at gabayan at makinig sa ating mga panalangin. Mga kapatid, ikaw po ba ay nakaranas ng kaligtasan sa Panginoon? Ikaw ba ay nakaranas sa iyong buhay na si Jesus ay makilala at mapatawad ang iyong mga kasalanan? Ipamuhay natin ang katotohanan na siya ay buhay. At gayon din, ibalita natin to. Isama natin to sa ating isineshare. Isama natin tong katotohanan na to na alam mo na kung ikaw ay may pagdurusa sa iyong buhay, merong isang Diyos na buhay na pinagtagumpayan na ang lahat ng bagay sa mundong to at nais kanyang bigyan ng tagumpay. Tayo po ay magpatuloy na patatagin ang ating pananampalataya sa isang Diyos na buhay na sumasama sa atin sa araw-araw. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, maraming salamat sa katotohanan ito ng iyong muling pagkabuhay, at ang dalangin namin, Panginoon, ito ay patuloy naming maibahagi sa aming kapwa. Ito ay patuloy naming maipakita sa kanila ang katotohanan. Ikaw ay palaging nariyan at kasama namin sa araw-araw. Panginoon, salamat po. Salamat sa katotohanan ito na kami rin ay mayroong katagumpayan at kagalakan dahil sa ginawa mo sa aming buhay at dahil ikaw ay buhay na Diyos. Ito po ang aking samdalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. God bless you po and see you again tomorrow.